Good day sa inyo mga katab. So ito, gagawin na natin yung steps nung para sa EMUI 10.1, yung nag-error yung LZ Play tsaka yung hindi makapag-sign in ng Google account. So ito yung mga steps na ngayon. So syempre, kailangan nyo ang pen drive or USB with OTG Type-C. So pwede naman din high suit or high suite. Upload din ako ng files doon para doon. So magkaiba sila ng kung paano mag-backup. Syempre ito using phone, tapos yung sa Wi-Fi, ay sa Wi-Fi. Sa high suit, syempre using high suit backup. So yan, insert natin unang-unang step sa apps, tapos apps ulit, tapos search nyo yung backup. Kailangan natin alisin yung updated na backup kasi nagbablock ata siya dun sa APK eh. Yan. So uninstall nyo yan. So kailangan may data pala kayo or ano, or wifi. Tapos yung app gallery, yan, disable lang natin yan. Yung auto-update off nyo. Kasi mag-update yung backup din eh. So, yung files nung backup na APK, nandiyan sa download sa description box below. So, ito yan. Huawei backup. Lumang backup APK to. And so, install natin yan. Tapos, ito yung GMS na nandiyan sa description box sa baba. So, extract natin yan dito sa current directory. Okay. So, balik ako. Medyo matagal-tagal to eh. Ayan. So, after extraction, ito yung laman nun. Itong Huawei, ito yung pinaka-backup natin na gagamitin dun sa backup and restore. So, move nyo yan. Tapos, other location. Dito. Sa root folder. Tapos, merge nyo lang. Ayan, sa replace. Ayan, tapos, kung gusto nyo tanggalin yung OTG mamaya, so, pwede nyo namang i-copy itong Google installation dun sa internal memory. So, i-copy na natin yan. Para mamaya, i-ano na lang natin. Tatanggalin na natin siya. So, lagay lang natin sa internal storage. Kahit saan naman dyan sa internal storage, bahala na kayo. So, ako nilagay ko sa may download. So, ayan. Tapos ngayon, doon na tayo sa backup. Ayan, sa system and update. Backup and restore. Backup. Next nyo lang yan. Tapos agree. External. USB storage. So, ito yun. Ayan. Okay, Ferlando pa rin. Orlando 234. Ayan. Tapos after nun, ayan, may train kayo naririnig, no? So ayan, medyo maingay, sorry, hindi ko na-edit. Ayan. Tapos itong G-app, hindi na magkaka-error yan kasi yun nga, in dun, dahil doon yung sa backup, yung nilagay natin yung lumang backup, kaya ayan. So activate, tapos allow, ayan, tapos close nyo, so open ulit, tapos yan, exit nyo, so tayo sa files. Ayan, pwede nyo na palang tanggalin to sa files, internal storage dun sa Google installation. So, install natin yung 1.2.6. So, yan. Habang ini-install natin, no, yung 1.2.6 na yan, mas okay yan dito sa internal storage kasi mas mabilis mag-install kesa nasa OTG. Kaya, nilipat ko na din. After naman yan, pwede nyo naman burahin yung mga yan.
ito, EMUI 10.1. So, nagka-problema kasi ito sa ano eh. Hindi na maka-install, no? Yan, so hanggang 6 na lang muna. Tapos, dito tayo. Add account, Google. So, existing account naman yung ilalagay natin, no? Yan, tapos pindutin nyo itong tatlo na to. Tulok sa taas. Tapos browser login. Okay. Yan, dito kayo magla-login. Yan. So, enter ko lang yung password. Wait lang. Ayan. Ayan. Pag nag-error na ganyan pa rin, gagawin nyo naman. So, ayan. Exit. Tapos, ito kayo sa files ulit. Tapos, install nyo to. Tapos, done. Tapos, punta kayo dito sa Play Store. Ayan, sign in. So, ganun pa rin, no? Back. Tapos, balik kayo sa settings. Apps. Tapos, search yung Google. Itong account manager. For stop, uninstall. And after uninstallation, balik kayo sa Play Store. Sign in. Yan. So, ibang sign in na naman, no? Email. Yan. Up, mali. Ayan, password ko lang. Ayan, next. I agree. More, accept. Ayan. So, nakalagin na tayo. So, after nitong steps na to, yan, nakalagin na yung ating Gmail. So, ang gagawin naman natin dyan is mag-ano na kayo. Mag-add na kayo ng iba pang Google account nyo kung meron pa. So, dito na kayo mag-add ulit. Yan, so, yun na yung login page na magagamitin nyo. Dyan na kayo mag-add. So, kung hindi naman na kayo mag-add, okay na yan. Proceed na tayo. So, uninstall nyo muna. Yung, ito, usual steps na to ha. So, usual steps na tayo. Balik na tayo dun sa... number. So, grant permission yun na lang.
Yan, ito yung GSF number, yan, di ba? So ngayon, kailangan naman natin hindi na mag-error. Yan, so download muna tayo, try lang. Yan, pag hindi nag-error, good yung GSF. Pag nag-error, ang gagawin nyo, uninstall yung Google. Papakita ko lang, ha. So, sa settings, tapos apps ulit, ayan, ito ang uninstall nyo. Kapag yung may error kunyari sa GSF, uninstall yan. Hindi, sorry, clear pala muna to. Clear nyo tong dalawa, tapos uninstall to, tapos balik kayo doon sa files, uninstall nyo tong 3. As after ng install, balik kayo dito sa settings, sa apps ulit. Tapos yung 3, uninstall nyo ulit, di ba? Tapos balik kayo ulit dito. Tapos i-install nyo yung 8 ulit. So yun, basta nandun naman sa process na yun eh. Dun sa usual natin ginagawa. Para hindi na kayo mag-clear cache or hindi na kayo mag-retry method. Mas mabilis kasi ito. Ayan, so yun, hanggang dito na lang muna. Ang kailangan ko lang naman dito sa video natin is yung Google Sign In at saka yung LZ Play or yung G app na walang error. So sana nagustuhan nyo itong video, nakatulong sa inyo. So balik na naman tayo sa pag-i-install ng ating mga Huawei device ng Google Play. At yun, hanggang dito na lang mga ka-tabs. So yan, like, share and subscribe tayo sa ating YouTube channel, sa Facebook at saka sa Instagram. Patulong na rin doon, pa-like, share and subscribe. Ga-upload din tayo doon. So ulitin, at salamat sa inyo. So magti 3,000 subscribers na tayo. And as always, syempre, God bless and keep going. Subscribe.